Hi guys, welcome back po sa aking vlog dito sa Turkey. So ayan, pag-uusapan po natin ngayon yung mga jowa, yung mga magiging jowa nyo dito pagdating nyo ng Turkey. Mababait ba sila, hindi, nananakit ba sila or hindi. At syempre, hindi lang sa inyo, sa akin din kasi may nag-request. Ayan. So ako, wala po akong anak sa Pinas, wala din po akong asawa, at hindi din po ako kasal sa Pinas. So, yung edad ko ay 35 na ako ngayon. So, mag-36 na po ako sa January. So, bakit magtatanong kayo bakit hindi ka pa nag-asawa? Bakit humantong ka sa edad na hindi ka pa nag-asawa? Dahil nga, dati, ako yung pinakaunang anak sa Pinas. Tapos, at that time, alam nyo naman mahirap talaga sa Pinas. Kaya nga, pumunta tayo ng abroad para makatulong sa pamilya. So, yung ginawa ko, nagtrabaho muna ako sa Middle East, sa Hong Kong. Tapos, nag-ipon-ipon ng konti. Pero hindi rin ako makakaipon kasi apat yung kapatid ko at that time na nag-aaral na tinutulungan ko. Tapos, yung nanay ko pa, yung tatay ko pa. Wala din naman kaming pangkabuhayan. So, yung tatay ko sa palayan lang din. May palayan kami, pero alam nyo guys, yung palayan namin, hindi naman siya kumikita na palagi. Kasi minsan, may baha, nasisira yung mga palay, at minsan, hindi mo din siya matataniman ng mga prutas dahil nga sa lugar namin. So, ayan, kaya ako yung naatasang tumulong, magpadala ng mga sahod ko, nagpatayo ng bahay, bumili ng mga gamit sa loob ng mga bahay, bumayad ng mga tuition ng kapatid ko sa school, kaya ayan. Pero ngayon okay na kasi lahat sila nakatapos, nakapagtapos na, yung iba meron ng mga sariling pamilya. So ngayon, minsan hindi na ako nagpapadala ng buwan-buwan, pero minsan nagpapadala ko pag kailangan. So ayan. So, this time, naisip ko na akin naman yung uunahin ko, ako naman, or yung sarili ko naman yung uunahin ko. Siyempre, tumutulong pa rin ako. Pero, hindi tulad ng dati na lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa kanila. So, dahil nga may mga sarili na silang pamilya, so, hindi ko na kailang tumulong sa kanila, guys. Kasi, may pamilya na nga sila. So, hindi ko obligasyon na tumulong sa kanila. So, kung tutulong man ako, kusang loob ko yun na itutulong sa kanila. Pero yung obligasyon na tinatawag, hindi ko po yun obligasyon. Siguro yung magulang ko, pero yung mga kapatid ko, hindi na po. So, ito po yung kwento ng buhay ko. 5 taon na ako dito sa Turkey. So, nagkajowa ako. So, 4 na taon na kami ngayon. At, ayan, hindi pa kami kinasal kasi nga wala pa akong mga dokumento na galing sa Pinas. So, kailangan kasi ng mga kumpletong documents kapag kinasal ka dito. So, lahat ipapasa mo yun dito sa embassy, ang dami. Kailangan mo magpakuha ng blood test. Sabay kayo pareho ng jowa mo kung gusto mo pong magpakasal dito sa Turkey. So, saan ko siya nakilala? So, syempre, at that time, nagtratrabaho po ako sa school dito sa Turkey ng 2 taon. So, yung mga kasama ko po, hindi po sila Pinay. Ako lang po mag-isa na Pinay sa school. Tapos, yung mga kasama ko, iba't ibang lahi po sila. Turkish, African, Algerian. So, yan po yung mga kasama ko sa school. At yung itong mga kasamaan ko sa school, lagi kaming lumalabas. Ayan, lagi kaming nag-picnic. Kasi nga, iba yung kapag sa school ka, iba din yung trabaho ng nani, iba din sa school. So, may limit yung oras ng trabaho sa school, like 9 to 5 lang yung work namin. After 5, pwede kaming lumabas or gumala. Pero kapag nag-nani ka dito sa Turkey, so, lalo na kapag stay-in ka, so yung work mo, minsan nag-start ng 7 or 8 hanggang 9 or 10 na ng gabi. Kaya hindi ka na pwedeng lumabas kasi stay-in ka sa amo. Pwera na lang sa mga stay out kasi kapag stay out ka, syempre may limit yung oras mo dyan, dapat umuwi ka talaga. At pagkatapos na uwi mo, pwede kang gumala or maglakwatsa kapag gusto mo po. So nakilala ko po siya through my friends, pero nagtry din ako dati ng mga site dito, pero hindi siya kagandahan kasi hindi seryoso yung mga ibang
lalaki dito. Alam mo naman yung mga gusto lang nila kapag foreigner dito, yung mga babae. So, ayan, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, pero alam mo na yung mga gusto ng mga lalaki dito. So, ayan guys, nagkakilala kami. So, every Friday, sinusundo niya ako sa eskwelahan. Lumabas kami, kumakain, pumupunta ng manonood ng sine. Dinadala niya ako sa mga iba't ibang lugar dito sa Turkey. Tapos, sinasabi niya, ito yung lugar na maganda na puntahan natin, mga ganito-ganito. So, yan, sinusunod ko po siya. So, every Friday lang kami nagkikita kasi may trabaho din siya. So, nagtratrabaho siya sa eroplano. So, ayan po. So, ayan guys, sa mga gustong malaman kung ano yung trabaho ng jowa ko, siya po ay isang flight attendant sa Turkish Airlines, local and international po yung kanyang biyahe. Pero ngayon, naka-leave siya kasi kailangan niyang magbawas ng timbang. Alam niyo naman guys, pag flight attendant ka, dapat physically fit ka, hindi ka mataba, ganyan. So, nag-leave siya muna kasi pumupunta siya sa gym araw-araw para magbawas ng timbang. So, kaya ngayon magkasama kami palagi. Ayan, at timing din na wala din akong work kasi natapos na yung work ko sa dati kong employer na nag-for good. So, naisipan ko muna magpahinga din. So, babalik din ako sa work after bumalik din siya sa work. So, ayan guys. So, tungkol sa ugali ng boyfriend ko, okay naman kami guys. Click naman kami kasi 4 years na nga kaming magkasama. Wala naman akong nakitang mga red flags sa kanya. Oh, at saka mabait naman siya, matulungin naman siya. Parang understanding, parang hindi ko sinasabing perfect siya, pero okay naman siya, para nakakapasa naman siya sa mga standard ko. Charing, ayan, standard. Wala naman tayong standard. Siyempre, iniisip natin yung magiging comfortable tayo, magiging okay po tayo sa magiging asawa natin balang araw. So, ayan. So, tungkol po dito sa mga Pinay dito sa Turkey, guys. Diba pumupunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho. Yung ibang mga Pinay, mayroong mga pamilya sa Pinas, mayroong mga anak. Sana sa mga gustong pumunta din dito sa ibang bansa or dito sa Turkey, sana maisipan nyo din na mas mahalaga pa rin yung pamilya natin or yung mga anak ninyo sa Pinas balang araw kapag may nakita din kayong mga jowa dito, kasi hindi naman maiwasan na magkakajowa kayo dito. So katulad din ng mga nakikita ko at nakikilala ko guys na mga Pinay, may mga anak sila sa Pinas, may mga asawa, nang dahil nga sa katagalan, 'di ba, nawawala ng komunikasyon sa asawa sa Pinas, nagkagulo-gulo yung buhay, kaya ayan, yung babae dito naghanap ng iba, si lalaki naghanap din ng iba sa Pinas. So ganyan po yung mga pangyayari dito na nakikita ko guys sa mga OFW dito sa Turkey. Pero dapat mas mahalaga pa rin na tulungan mo yung anak mo kahit na nawala na yung asawa mo guys. Kasi dito, yung ibang mga lalaki dito na mga Turkish, hindi naman sila lahat mayaman. So, ayan. Alam nyo guys, sa totoo lang, alam na alam ng mga lalaki dito na yung mga Pinay nag-earn or kumikita ng malaking pera at sumasahod ng dollar. Kaya gustong gusto nila yung mga Pinay dito. Dahil nga alam nila na malaki yung sahod ng Pinay. So, ayan guys, alam nyo, gustong-gusto ng mga Turkish yung mga Pinay dito na babae. So, ang dami kong nakilala sa boarding house guys na meron silang mga asawa sa Pinas, meron silang mga anak sa Pinas, pero meron silang mga jowa dito guys sa Turkey. So, hindi ko napapakialaman kung bakit nagkaganyan sila. So, maiintindihan ko yung sitwasyon nila, bakit nagkakaganyan sila guys. Siguro may mga problema din sa mga asawa nila sa Pinas, hindi lang sa mga anak nila at hindi lang sa pamilya. So minsan kailangan nila ng mga kadamay. Pero yung gusto ko lang sabihin na kung nangangailangan yung jowa nyo dito, for example yung nagiging jowa mo walang trabaho, baka sa'yo maghihingi guys, dapat ilagay mo talaga sa isip mo na mas
nangangailangan yung pamilya mo o yung anak mo sa Pinas kaysa sa jowa mo, guys. Yung jowa mo, pwede yung makapagtrabaho, makapaghanap ng trabaho. Kasi marami din akong alam dito na mga Pinay na sila yung tumutustos sa mga jowa nila dito sa Turkey. So, ayan guys. Sad to say na hindi sila makapagpadala ng pera sa Pinas dahil nga mas inuna nila dito yung jowa nila, guys. Alam nyo guys, dito wala kayong mga sariling bahay. So, walang sariling bahay, boarding house lang. So, sa boarding house, hindi nyo magagawa yung mga gusto nyo nga. Yung mga kaligayahan na yan na tinatawag dahil nga marami kayo sa boarding house. So, yung mangyayari is maghahanap kayo ng lugar na kung saan comfortable kayong dalawa. So, sinong magbabayad niyan kasi walang trabaho or walang pera yung nakilala mo dito. Siyempre, ikaw. At ayan guys, totoo yan. Ang dami kong nakilalang Pinay na sila po yung nagbabayad dito. Kaya, nauubos yung pera nila guys sa kalalakwacha. So, sana hindi kayo magiging katulad po sa kanila dito sa Turkey. Sa totoo lang guys, yung jowa ko, ang laki ng sahod niya. Sobrang laki ng sahod niya pala pag flight attendant ka, ang laki ng sahod mo. Pero minsan alam nyo, lalo ng pandemic guys, naubos yung pera namin kasi hindi kami makakalabas, hindi kami makakapagtrabaho. Tapos ang rent dito sa bahay guys, sobrang laki. To siya nagbabayad ng rent namin sa bahay. Kasi dito guys, nagre-rent lang naman yung mga tao dito ng bahay sa Turkey. So parang walang rent to own dito guys na magbabayad ka ng pera tapos balang araw magiging sayo yung bahay. Hindi po. Parang walang ganyan po dito. So sabi ng jowa ko, bibili siya ng bahay kapag medyo sobrang taas na ng presyo ng bahay. Pero ngayon kasi kayang-kaya niya pa namang bayaran. So dito muna kami na tumitira sa normal flat na ito. So, ayan. Grabe yung mga gastusin namin, guys. Lahat tubig, sobrang mahal dahil nga yung Turkey is number one sa inflation. Ibig sabihin, sobrang mahal ng mga gastusin. Sobrang bagsak yung ekonomiya dito. Kaya, yung mga sahod ng mga local dito, tinaasan din pero kulang pa rin kasi tinaasan din yung mga bilihin dito, guys, sa Turkey. Kaya kayo, guys, na gustong pumunta dito, dapat mag-ipon-ipon kayo kasi nga pag dito nyo ginastos yung pera guys sa Turkey, mabilis siya maubos kasi sobrang mahal na ngayon. Grabe, sobrang mahal na guys. Times 3 or times 4 yung double ng mga bilihin dito. So, ayan. So, ako nga kahit papaano, kahit part-time yung trabaho ko, nagtatry akong mag-ipon para sa sarili ko guys kasi hindi habang buhay na dito tayo, hindi natin alam yung magiging destiny natin dito. Ayan. So sana makatulong yung mga tips ko sa inyo guys at sana balang araw makahanap kayo ng mga employer na mababait dito na matulungan kayo guys, hindi lang yung financial nyo, na matulungan yung emotional nyo na alam nila na malayo tayo sa mga pamilya natin. So, ayan guys, sana makatagpo kayo ng mga employer na mababait talaga dito sa Turkey. By the way guys, during sa off days nyo, kasi pag for example, baguhan ka dito sa Turkey, maghahanap ka talaga ng boarding house. Sa boarding house na yan guys, hindi pwede na ikaw lang yung mag-isa. Kasi pag ikaw lang yung mag-isa, sobrang mahal po ng babayaran mo. So, let's say, gusto mong mag-isa, so magbabayad ka siguro ng 3,000 tele. So, nasa 8,000 pesos din po yan yung monthly mo, guys, kapag gusto mong mag-isa ka lang sa room. Ayan. Pero kung gusto mong, dahil nga, pero pangit kasi, guys, pag mag-isa ka lang sa room, kasi every weekend ka lang naman nagda-day off, isang gabi ka lang naman matutulog, tapos sobrang laki ng babayaran mo. So, it's better na lang na mag-bed space ka. Kasi ang dami namang bed space dito sa Turkey. May mga makakasama kang mga Pinay. So, ayan, pupunta ka lang at matulog, magpahinga during sa off mo. Tapos, balik ka naman sa amo. Pero kung kukuha ka talaga ng isang room na para lang sa'yo, mahal po yung babayaran mo. So, nasa 3,000
tele na ngayon, baka sobra na nga kasi tumaas na ngayon. So, kung i-ano mo yan, i-convert mo yan sa pera natin na sa 8,000 pesos na guys, hanggang 10,000 pesos na yung babayaran mo monthly. So, hindi bahay, tubig, ilaw, wifi. So, yan yung babayaran mo po dito sa boarding house. Kaya, yung tip na gusto kong ipaliwanag sa inyo na kung dito kayo, mag bed space na lang kayo guys para hindi po kayo mabigatan sa bayad. So, ayan, inaantok na ako guys kasi alas 3 na dito ng umaga. Pero natulog ako ng 12 hanggang 2:30. Nagising ako ng 2:30. So, ayan guys. Sana makatulong itong aking mga video sa inyo. So, ngayon yung video ko is about lang sa nakilala kong jowa at love life ko dito sa Turkey. So, kung single man kayo, hindi ko alam. So, kayong bahala kapag pumunta na kayo dito sa Turkey. So, ayan. Timbangin nyo yung mas mahalaga po sa inyo kapag nandito na po kayo sa Turkey, guys. So, ayan. So, hanggang dito na lang po muna yung ating video. At maraming salamat po sa panonood. Have a good day, everyone. Bye!